warmest greetings to the producer, staff, and host of DZME Target on Air radio program. Over the years, you have provided the public with reliable news and information, as well as insightful commentaries and features. May you remain a strong partner of government in building a more informed and empowered citizenry. Congratulations, and I wish you all the best. Ito, meron hong panawagan, mga kaibigan. Ito hong si Pau Chip. Ito si Attorney Persida Acosta. Nang paniwala ho nung ali, labag daw ho, mga kaibigan, doon ho sa konstitusyon, yung kautosan ng ating pamalaan. Ang plano ho kasi higpitan ho yan doon ho sa hindi ho mga bakunado. Kumbaga yung paglabas doon ho sa kanilang tahanan. Ang 60 ho kasi nito, mga kaibigan, kumbaga napakarami na hong programa ng ating gobyerno. Diba, ang plano nga ho dyan, kumbaga mag-house to house vaccine. At madiing sinabi ho yan ni Kabseka Carlo Nograles, kumbaga para humalaman doon ho sa mga bawat barangay kung sino ho yung hindi ho bakunado. Kumbaga napakarami na hong panawagan ng ating gobyerno, bagamat marami ho kasing kumukontra ho dito Kaya ang paniwala ho nito ni Paua Chief Percy Da Costa na labag daw ho din sa konstitusyon, bagamat may ginagawa nga ho ang tanggapan ho ng DILG kung namomonitor nyo. Di ba ang ginawa nga ho ng DILG, kumbaga pinagsusumite yung bawat barangay official ng mga listahan. And tanong karek siya, sino ho ililista ho doon yung hindi ho bakunado? Kumbaga, para humamonitor ng bawat LGU kung saan hong barangay yung hindi pa ho nagpapabakuna. Kumbaga, marami pa rin eh. Kaya nga, ginagawa ho ng ating gobyerno, kumbaga, nakikipagtulungan. Kaya nga, may mga pagkakataon ho neto, maging ang tanggapan ho ng Commission on Human Rights, kumbaga, pumalag ho dito eh. Kaya nga, apektado ngayong araw, yung sinasabing no vaccine, no ride policy, sa lahat ho ng pampublikong transportasyon dito ho sa NCR o dito ho sa Metro Manila. Kumbaga ito'y bilang bahagi ng kampanya ho ng Department of Transportation. Kumbaga para lang ho mapigilan, di ba, yung paggalat ho ng COVID-19, bagamat ang tanggapan ho ng IATF, maging ang Octa Research ho, mga kaibigan, abay naglabas ho sila ng dato, sabay maganda ho yun. Kumbaga medyo bumabagal ho yung hawaan at dito ho sa NCR, hari nawa, kumbaga magtuloy-tuloy na. Kumbaga yan lang naman ho request ho ng taong bayan, kumbaga manumbalik ho dun sa normal, ang siste. Paano ho babalik kung ganyan ho nangyayari? May mga ilang karatig probinsya na, kumbaga kapag ka pupunta ka ho sa Marinduque, abay, kailangan mo na ho magpresenta ng negative RT-PCR result, yung antigen test, di ba? Nung una, kumbaga, hindi na ho iniintindi ho yan. Kumbaga, magpapakita ka lang ho ng vaccine card na ikaw ho ay naka-second dose na. Ngayon, depende na ho dun sa mga bawat province o dun ho sa mga bawat LGU na pupuntahan mo. Kumbaga, may mga kanika-kanila na ho silang programa ho dyan. Kumbaga, siguro, para ma-monitor ho nila kung ikaw ho'y talaga negative doon ho sa RT-PCR result. Kailangan magpresenta ka. Kapag ka, ikaw ay pupunta ho dyan sa Marinduque. Maging sa marami na eh. Kumbaga, copy to paste na ho yan sa bawat LGU o bawat city government para ma-maintain ho nila na mababa ho yung kaso ho ng COVID-19 doon ho sa municipality ho nila. Ang 60 ho kasi na ito, magugulat ka eh.
kumbaga yung biglaan, di ba, yung pagtaas, yung hawaan eh. Kaya nga bilang bahagi ho ng kampanya, nang tanggapan ho ng Department of Transportation, eh kumbaga para mapigilan ho yan. Kaya marami mga pasahero, kumbaga pinauwi. Eh ang problema ho kasi, mantakin nyo, kung kailangan maghigpit pa ho ang ating gobyerno, maghigpit pa ho ang Department of Transportation, eh kumbaga doon pa lang ho sila magpapabakuna. Kumbaga napakahaba ho nung panahon na nilaan ng bawat LGU. Kumbaga kung kailangan pa hong maghigpit, sabi nga ho eh, bigyan ho ng pangil, doon pa lang ho magpapabakuna ho yung iba. Kaya marami hong pasahero na pinauwi. Kumbaga yung iba di pa nga ho nababakunahan eh. Kaya saklaw ho dyan sa polisya na yan, mga kaibigan, sa lahat ho ng bumabiyahe. Kagaya ho ng sik, tsaka kagaya ho nitong patungo ho, kumbaga yung labas-pasok dito ho sa NCR. Eh, dapat lang ho yan, kumbaga higpitan. Ang ginagawa lang naman ho kasi dyan, kailangan magpakita ka lang. Diba, nung vaccination card na magpapatunay. At ingat ho kayo kasi marami na rin ho nahuli ang hanay ng ating kapulisan. Eh, kumbaga, hindi pa rin ho nakakalusot ho dun sa iba. At hindi nga ho natin mawari kung paano ho nila napepeke ho yung mga vaccination card. Sabihin na ho natin, doon ho sa isang checkpoint, nakalusot ka, pineke mo yung vaccination card, eh niloko mo lang ho yung sarili mo. Eh kumbaga, wala ka pang first at saka ho second dose. Eh kumbaga, paano ka magkakaroon ho ng proteksyon kung hindi ka ho bakunado? Pangalawa, eh kapag nahuli ka pa, abay kaso pa ho yan. Eh samantalang napakarami na hong bakuna sa mga bawat LGU, sa mga bawat barangay, at yan ho nilaan ho ng ating gobyerno, kumbaga pera ho yan ng taong bayan. Kaya kailangan magpakita ka anong vaccination certificate, yung inisyo mula ho sa Department of Health at saka ho dun sa IATF. Kumbaga meron hong government unit at saka ho yung valid government issue ID. Kung sino man ho yung gumagamit, doon ho sa public transportation. Yan ho yung mga kailangan na ipoprovide ho mga kaibigan. Kaya nakapagtala naman ho, tanggapan ho ng DOTR, kumbaga napakarami na hindi ho bakunado. Kaya ito ho yung pagkakataon. Sabi ko nga ho sa inyo, kaya ang plano ho dyan, kumbaga door to door, may mga nakausap naman ho kami. Sabi ho nila yung Karigs, mukhang pabor ho sa amin yan. Abay, bakit ka mo? Kumbaga yung ibang mga senior citizen, kumbaga nandun pa rin ho yung pangamba, di ba? Nandun pa rin ho yung takot ho nila, kaya hindi ho natin sila masis eh. Kumbaga nandun pa rin ho yung pangamba ho nila, baka hindi ho nila kayanin, di ba? Kaya malaman ho natin kung ano ho yung panawagan ni Attorney Percy da Acosta na sinasabi, labag! Doon ho sa konstitusyon. Kaya nga ho hati ho ang opinion ho dyan eh. Anong ilang mambabatas? Maging si Attorney Cayosa, maging ang tanggapan ho ng Commission on Human Rights, eh nagbigay na ho ng reaction ho dyan. Dyan ho sinasabing pag-aresto. Ang problema ho kasi nyan, kumbaga kapos at wala pa hong saklaw ho na batas doon ho sa pag-aresto sa hindi ho bakunado. Simple lang naman ho dyan eh. Sabihin na ho natin na wala pa hong batas ho yan, tayo mismo, di ba, makipagtulungan ho sa ahensya ho ng gobyerno. Para matapos na. Kumbaga, makabawas ho tayo sa problema ho ng gobyerno. Ha? Oras sa Pilipinas, sa 3:12 ng hapon, ang oras atin sa inyo ng Sabong International. Mga kabahay, may trabaho ako para sa iyo. Ito lang ang kailangan mo. Be an agent. Register as agent. Mag-imbita ng 5 player members mo. At siguraduhin may 3 active players kada linggo. Maging ahente para mas masaya ang buhay. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Karex
Cayanong sa Target on Air.